Hello mga alamat! Ngayon ay hihimay natin ang pitong aral ng klasik na librong pinamagatang Rich Dad, Poor Dad na isinulat ni Robert Kiyosaki noong 1997. Si Robert Kiyosaki ay isang bilyonaryong negosyante, investor at author. Siya din ang mayakda ng cash flow quadrant, ang pamantayan ngayon ng milyong-milyong tao sa pag-alam ng kasalukuyan nilang estado sa buhay at pananalapi. Ang kwento ng librong ito ay tungkol sa story ng dalawang ama ni Robert Kiyosaki na may magkaibang katayuan at pananaw sa buhay. Ang tunay niyang ama ay tinawag niyang poor dad na may PhD degree ngunit laging namumroblema sa pera. At ang isa naman ay tinawag niyang rich dad na ama ng kanyang kaibigan ngunit kahit 8th grade lamang ang kanyang natapos ay isa naman sa pinakamayamang tao sa Hawaii. Dahil dito ay nagkaroon siya ng sagot sa matagal na niyang tanong kung bakit nga ba patuloy na yumayaman ang mga mayayaman at pahirap naman ang pahirap ang mga may hirap. Alam kong excited ka ng matuto alamat kaya huwag na natin patagalin pa. Tara at umpisahan na natin. Ang unang prinsipyo ay hindi nagtatrabaho ang mayayaman para sa pera. Parang hindi siya kapanipaniwala. Pero ipinaliwanag ito ni Robert Kiyosaki sa terminolohiyang assets at liabilities. Ang assets sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng kita, habang ang liabilities naman ang mga bagay na hindi mo pinagkakakitaan pero pinagkakagastusan mo. Ilan sa alimbawa ng mga assets ay bahay na iyong pinaparenta, stocks na nagbibigay ng dibidendo o kita, at iba't ibang mga negosyo. Ang halimbawa naman ng liabilities ay kotse, gadgets at bahay na iyong tinitirahan at iba pang bagay na iyong pinagkakagastusan o mga luho. Ngayon ay magbigay tayo ng halimbawa upang mas maintindihan mo ito. Si Bob at Alice ay parehong call center agent na sumasahod ng 20,000 per month. Pareho din silang nag-iipon para sa isang condo unit na nagkakahalaga ng 1,000,000. Matapos ang 5 taon na pagtatrabaho at pag-iipon ay nabili nila ng cash ang ninanais nilang condo. Pero si Bob ay gagamitin ito bilang tirahan ng kanyang pamilya, habang si Alice naman ay papaupahan ito sa mga turistang foreigner ng 10,000 kada buwan. Kung ating susuriing mabuti ay 30,000 na kada buwan ang sasahuri ni Alice kung sakaling may mangupahang foreigner sa kanyang kondo, habang si Bob naman ay 20,000 pa din kung hindi tataas ang kanyang sahod. Dito pa lang ay siguradong aha moment na para sa iilan. Pero hindi lang yan alamat. Dahil sa pangalawang prinsipyo ay ipapaliwanag naman natin ang pagkakaiba ng daloy ng pera ng mga mayayaman sa mahihirap na kung tawagin ni Robert Kiyosaki ay cash flow. Ang pangalawang prinsipyo ay ang pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga terminolohiyang ginagamit sa pagnenegosyo at pag-iinvest upang mawala ang takot natin at mas madali nating makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng mga taong walang alam. Ayon kay Rich Dad, intelligence solves problems and produces money, but money without intelligence is soon gone. Isang magandang halimbawa dito ang nangyari kay Dione Reyes. Siya ay nanalo noong 2008 sa loto ng 14 million pesos. Ngunit dahil sa pagkabigla at kagustuhan na maramdaman ng buhay mayaman, ay bumili agad siya ng bagong sasakyan, house and lot, at nagpamigay ng pera sa kanyang mga kaanak at kaibigan. Pero ang talagang nakakamangha dito alamat ay ginawa niya ito sa mismong araw na makuha niya ang perang kanyang napanalunan. Pagkatapos nga lang ng 3 buwan ay hindi na natin ikakagulat na naubos ang kanyang napanalunan na 14 million pesos. Pero hindi lang yun. Siya ay nalulong din sa pagsusugal na naging dahilan upang magkautang pa siya ng humigit kumulang na kalahating milyon. Buhay nga naman. Pero ang pinakamalala pa nga dito ay nagkaroon siya ng sakit sa puso at noong 2012 ay kailangan niyang sumailalim sa isang heart surgery. At napaka-ironic lang dahil PCSO pa ang tumulong sa kanya. Isa lang itong patunay na kahit gaano pa kalaki ang pera na ating nakukuha o malikom ay baliwala ito kung wala tayong alam kung paano ito patatakbuhin. Ngayon naman ay tignan na natin ang pagkakaiba ng cash flow ng mga mayayaman sa mahihirap. Kapag pumasok ang income ng mga mayayaman ay bahagi nito ang ipinambibili nila kaagad o iniipon na pambili ng mga assets.
ang mga assets na kanilang nakukuha ang siyang nagbibigay sa kanila ng dagdag income na kanilang pinambibili ng mga liabilities o dagdag pambayad sa kanilang mga expenses. Habang ang income naman ng mga may hirap ay dumidiretso kaagad sa liabilities at expenses. At kapag dumating na nga ang araw tulad ng pag-aasawa o nagkaroon ng isang malaking krisis tulad na lang nitong COVID-19, ay hindi na sila makaalis o natatakot na mawalan ng trabaho dahil yun lang ang kanilang source of income na siyang pambuhay nila sa kanilang mga pamilya. Pagkatapos mong malaman kung saan mo dapat inilalaan ang iyong oras at ang kaibahan ng assets at liabilities, ang pangatlong prinsipyo ay ang pagpo-focus sa pagpapalago ng iyong mga assets. Ayon nga kay Rich Dad, the rich focus on their assets while everyone else focuses on their income statements. Sa madaling salita ay kailangan mo mag-focus sa mga assets mo na nagbibigay o magbibigay sa iyo ng malaking income at huwag kang mapanatag sa trabaho mo dahil lang 20, 30 o 40,000 ang sahod mo at yung iba ay 10,000 lang. Dahil aanhin mo nga naman ng malaking sahod kung hindi mo naman alam kung paano to patakbuhin ng tama. Ang pang-apat na prinsipyo ay ang pagtatayo ng sarili mong korporasyon. Ayon nga kay Rich Dad ay isa ito sa sikretong lalo magpapalago ng iyong yaman. Dahil ayon sa kanya, maging mayaman ka man o mahirap ay parehas na hindi makakaiwas sa tinatawag na tax. Pero ang advantage ng pagkakaroon ng sarili mong korporasyon ay pwede mong mailagay ang mga assets mo sa pangalan ng isang korporasyon. Kaya kung sakali magka-problema ka man ay walang masisilip o makukuha ang gobyerno sa iyo. Sa madaling salita ay gumagawa ka ng sarili mong rules. Dahil kung wala nga taong perpekto ay siguradong wala ding batas na perpekto at ito ang tinitake advantage ni Rich Dad. Ang panglimang prinsipyo ay the rich invent their money. Ano? Kailangan ko din magpaka Thomas Edison at Albert Einstein? Hindi ganun ang ibig sabihin ni Robert Kiyosaki alamat. Ayon nga sa kanya, in the real world, it is not the smart who get ahead, but the bold. Pero teka, uunahan na kita alamat. Pag sinabi nating bold, ito yung mga taong buo ang loob o magiting. Alam naman natin na sa tunay na mundo yung buhay pagkatapos mo makagraduate ng college ay hindi pwede. Nag-ridge lang ang siyang sandata mo. Kailangan na buo din ang loob mo dahil ito na ang panahon na lumalaki ang responsibilidad na dinadala mo. Parang pag-a-apply lang yan alamat. Malaki ang kalamangan ng mga taong may experience na sa trabaho. Sa mundo na ginagalawan natin ngayon ay kahit 0.1 GPA ka pa at kasali sa lahat ng club na mayroon ng school mo, ay lugi ka sa taong kabisado na ang bawat tanong ng interviewer at alam kung paano maakit ang interviewer. Kaysa sa'yo na alam kung paano akitin ang crush mo. Oops, mali-mali. Pero syempre may isa pong bagay na sumusuporta sa prinsipyo na ito at ito ang tinatawag na aksyon. Dahil kahit umisip ka ng libo-libong produkto na pwedeng kumita ng milyon, tapos sumilata ka lang at nag-ML o nag-TikTok, ay wala ka talagang kikitaing milyon. Ang pang-anim na prinsipyo ay work to learn. Ayon kay Robert Kiyosaki, rich people work to learn and not for job security. Aniya ay dapat na may alam ka kahit basic lang tungkol sa iba't ibang subjects. Tandaan mo alamat na ang pag-aaral ay hindi natatapos sa paaralan. Maaring habang nagtatrabaho ka sa isang kumpanya ay inaalam mo na kung paano gumagana yung sistema doon ng accounting, yung proseso ng training, at kung paano sila gumagawa ng scripts na ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Para kapag ikaw naman ang nagtayo ng sarili mong kumpanya ay mas madali na lang para sa'yo kung paano ang gagawin mo dahil may ideya ka na. Ang panghuling prinsipyo ay daigin ang iyong mga takot. Ayon kay Robert Kiyosaki, ang pagkakaiba ng mayaman sa mahirap ay kung paano nila hinahandle o minamanage yung mga takot nila. Lahat ng tao alamat ay may takot, maaring sa ipis na feeling butterfly, daga o kung ano-ano pa. Pero kung may pagkakapareha ang mayaman sa mahirap, ay yun yung matalo ng malaking halaga. Sino ba naman kasing tao ang gusto matalo, di ba? Pero paanong nangyari na parehong may takot pero may mayaman at mahirap? Ang sagot alamat is experience. Ang mga may hirap ay walang nakukuhang experience habang ang mayaman ay mayroon na siyang dahilan para maisaayos nila ang kanilang prinsipyo sa pag-invest at pagmamanage ng pera dahil nalalaman nila kung ano ang dapat at hindi dapat gawin.
hindi ka makakakita ng mayaman na never pang natalo sa kanilang investments. Pero tandaan mo ito, Alamat. Hindi ka din makakakita ng mahirap na natalo sa pag-iinvest. Make sense? Parang paglalaro lang yan ng Super Mario. May mga stages na hindi mo malusutan, pero dahil sa patuloy na pagtatry, eh nagiging karaniwan na lang sa iyo yung isang stage. At nakakabisado mo na kung kailan at saan ang mga kalaban, kaya pag nakarating ka na ulit sa stage na yon, eh nagmumukha ka ng expert sa mga taong first time lang nakarating sa stage na yon. Hanip, di ba? Ayon niya kay Robert Kiyosaki, failure inspires winners. Failure defeats losers. Ngayon ay magkaroon tayo ng recap sa pitong prinsipyo o aral na makukuha natin sa librong Rich Dad, Poor Dad. Ito ang mga sumusunod. Una ay the rich don't work for money. Pangalawa ay financial literacy. Pangatlo ay focus on your assets. Pang-apat ay power of corporations. Ang panglima ay the rich invent money. Ang pang-anim ay work to learn. At ang panghuli ay overcoming obstacles.